Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagbigyan mong ikaw ay mapaglingkuran ni San Antonio Abad na sa disyerto ng buhay, pakundangan sa kanyang pagdalangin, ikaw naway lubusang mahalin sa pagtalikod sa pansariling kaluwagan namin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteyong iyon. Ako ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Filisteyong iyon. May gatas ka pa sa labi. Samantalang, siya'y isang kilabot na mandirigma." Idinugtong pa ni David, "Ang Diyos na nagligtas sa akin, sa kuko ng mga leyon at ng mga oso, ay siya ring magliligtas sa akin sa Filisteyong iyon." Kaya't sinabi ni Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at patnubayang kanawa ng Panginoon." Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, isinilid sa kanyang supot na pampastol, at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakot siyang tinanong, "Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo
at tungkod lang ang dala mo? At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, halika nga rito at nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop. Sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay at makikita ng lahat na narito na makakapagligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin. Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinirador niya si Goliath at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliath ay patabang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak at patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath, binunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sangkukumbayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpay tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kaniyang ginamot. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tignan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Gumawa na mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitignan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa karigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung babalikan po natin ang unang pagbasa natin, nung si David ay humarap kay Saul at sabi niya ay handa siyang lumaban kay Goliath, ang sinabi nila, yan lang ang suot mo? Yan lang ang dala mo? Bakit takot sila kay Goliath? Bakit si David hindi? Ang naging sanggalang ni David ay ang kanyang tiwala sa Diyos. Kaya kaya niyang humarap sa laban na wala siyang dala. Tirador lang ang dala niya. Pero sinasaul at ang mga Israelita, kabado at takot. Dahil ang pinagkakatiwalaan nila ay ang sarili nilang lakas. Natatakot sila, malaking tao tong kalaban natin, pinakamagaling na mandirigma. Takot sila dahil ang tinitignan nila, yung sarili nilang kakayahan, yung sarili nilang lakas. Pero si David, ang tinignan niya, hindi yung sarili niyang kagalingan at lakas, kundi ang pinansin niya ay ang paggabay ng Diyos sa kanya, bagamat siya ay mahina. Minsan din po sa buhay natin, na-overwhelm tayo pag may mga problema at sulilanin tayong nakakasalubong sa daan. Minsan, nag-overthink tayo. At kadalasan, nagiging mabigat ang problema natin dahil tinitignan natin yung sarili lang nating kakayahan. Iniisip natin, hindi ko kaya to, hindi ko kaya to, mahirap to para sa akin. Imposible ito para sa akin. Pero, kung inalagay natin ang Diyos at may pagharapin natin ang bawat suliranin natin, na may pagtitiwala sa Diyos at kaya nating sabihin, alam ko hindi magiging madali ito, pero ang Diyos, kahit kailan, hindi ako pinabayaan. Anong dapat ikatakot ko? Anong dapat ikapangamba ko? Ang Diyos, sa laban ng aking ng buhay, sa kabila ng mga sulianin at problema ko, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Kaya mula sa takot, kaya nating baguhin yon tungo sa pagtitiwala.
from fear to trust in the Lord. At yan ang gusto at sa ating ituro ni David sa ating unang pagbasa. Sa mata ng iba, parang imposible, hindi kaya, may takot at pangamba. Pero kay David, hindi takot ang umiral kung hindi pagtitiwala niya sa Diyos na gumabay sa kanya. Kaya kung babasahin na ulitin niyo yung unang pagbasa, yung kanyang simpleng panalangin ay ang panalangin niya kung paano siya ginabayan ng Diyos. Kung paano siya pinatnubayan ng Diyos. At yun ang kanyang hugot. Yun ang kanyang pinangahawakan na ang Diyos ang nagligtas sa kanya mula sa kuko ng leon at ng mga oso. God has protected him. God has guided him. And God will always protect and guide him. At yan din po sana yung panalangin natin. Hindi panalangin ng parang lalamunin tayo ng takot. Kundi sa kabila ng mga takot at pangamba, mas manaigo sana ang ating pagtitiwala sa Diyos na laging gumagabay at gumabay sa atin. Matuto tayo sa halimbawa ni David. From fear towards trust in the Lord. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan upang maging malaya tayo makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway makatagpo ng pamamaraan na mapalaya ang sinuman sa anumang hadlang upang ipahayag ang ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa nagugutom na daigdig, lalo na sa mga taong hindi makatarungang pinagkakaita ng pagkain, damit at tahanan, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway hindi maging mga taong mapagkunwari na sumunod sa batas, kundi maging mga taong may pusong gagawin ang mabuti. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat, naway magmalasakit sa mga nagdurusa at naghihirap upang mapagaan ang kanilang dinadala at tulungan silang patuloy na manalig sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal na Diyos, inangkin namin na kami ay sa iyo at sa iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Maging tunay na
Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin lawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang alay ngayong si San Antonio ay aming ginugunita. Huwag nawa kaming mahadlangan ng anumang makalupa sa pagkamit namin ng kayamanang pinakadakila na tanging ikaw lamang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo sa mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Hesukristo, kami naliligid na mga banal na tao, sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon ko,
sa iyo, huwag nawang pababayaang masiphayo. Ikaw ang buktong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ilong. Ako'y akayin sa daang matuwid, huwag nawang pahintulutang mabighani ng panandalian at huwag narilag. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ilong. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging makapanaig sa mga kalaban na niloob mong madaig ni San Antonio. Noong sa lakas ng kadiliman, siya'y matagumpay na nakipagtunggalian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ng
Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.